maluwalhating araw sa inyong lahat. Mag-aaral, kaibigan, mahuhusay at mapagmahal ng mga guro at sa lahat ng manonood. Ako po si Eliza Nashat Lockton Isa na nais magatid ng isang talumpati tungkol sa kahalagahan ng wika bilang bihikulo ng komunikasyon. Kung wala ang wika, paano kaya magkakaintindihan ang mga mamamayan? Paano kaya mapapabilis ang pagsulong ng kaunlaran? At paano kaya mapapalapit ang tao sa isa't isa? Sa bawat isang tanong at marami pang kasunod na katanungan, hindi sapat ang senyas, drawing, croquis, ingay o anumang paraang maaaring likhain ng tao upang matugunan ang lahat ng mga katanungan. Sa lahat ng ito, kailangan ng tao ang wika. Kahit na anumang anyo, pasulat o pasalita, hiram o orihinal, panyaga o katutubo, wika ang pinakamabisang sangkap sa paghahatid ng diwa at kaisipan sa mga bagay-bagay. Pangkasaysayan o pampanitikan, pampolitika o panlipunan, pansimbahan o pangkabuhayan at maging sa larangan ng siyensa o iba pang disiplina. Maging ang kultura ng isang panahon, pook o bansa ay muling napapahiyag sa pamamagitan ng wika. Naipapadarama ng wika ang sidhi ng damdamin, ang lalim ng lungkot, ang lawak ng galak, ang kahalagahan ng wika at katwiran, ang kabuhayan ng layunin, ang napakaloob na katotohanan sa isang intensyon. Kaibuturan ng pasasalamat at paghanga at iba pang nais iparating ng sinuman. Wika pa rin ang pinakamabisang sangkap ng anumang paraan ng mabisang pakikipagtalastasan at komunikasyon. Sabi ng marami, ang wikang Ingles ang mas mahalagang wika kumpara sa wikang Filipino. Dahil ang wikang Ingles ay ang pangunahing lingwahe na mas ginagamit ng karamihan kahit saan man sila magpunta sa mundo. Pero para sa akin at sa mga taong nakakaintindi sa kahalagahan ng wikang Filipino, ay ang wikang Filipino pa rin ang napakahalaga dahil dito sumisimbolo ang ating katauhan bilang isang Filipino. Makakaya nating mapaunlad ang ating sariling bansa kahit ang ating sariling wika lamang ang ating gamitin katulad ng bansang Japan. Mas pinahalagahan nila ang kanilang sariling wika kahit ganito, napaunlad pa rin nila ang kanilang bansa at ngayon, isa ang Japan sa pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. Maraming tanong sa isipan ng isang tao, mga tanong na nakakaapekto sa bawat galaw, kilos at desisyon nito. Sa paaralan, nalalaman natin ang kahalagahan ng wikang pambansa. Ang isang bansa na may sariling wika ay nangangahulugang malaya ito. Ang isang tao na gumagamit ng wikang Filipino ay ibig sabihin na isa siyang Pinoy. Pero bakit ang iba'y ikinakahiya ang sariling wika? Nasa atin ang desisyon kung magpapaapekto tayo sa mga sinasabi ng ibang tao na nakakasira sa ating wika. Dahil tayo-tayo lang din naman ang nakakaalam kung ano ang katotohanan. Kung mahalaga talaga ang ating sariling wika bilang behikulo ng komunikasyon, gamitin natin ito at ipagmalaki.